sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is A2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Epal na kongresista, eh, ginagawan na naman nila ng issue na bakit, you know, bakit si Inday Sara ay hindi dito. Pero ito dapat ay magbidabidahan ng presidente na kung saan, kung ano ba yung mga na-achieve niya. Bilang na ang araw ng mga smugglers, isang taon na. Pero nandyan pa rin si Michael Ma kasi kasabwat nila. Bilang na ang araw ni Bangag. O, dapat i-claim natin yan para maging makatotohanan, di ba? Bilang na ang araw ni Bangag kasi nga ngayon, ay naaano nga sila, naaaning. Di ba naaaning si Bangag dahil sa darating na SONA, wala namang magaganon. Ngayon, mga kababayan, natataranta mga hitad, baka nga akala nila yung teleserye sa ano, sa Netflix na Designated Survivor ay magaganap dyan sa Congress. Eh, wish ko lang, ano? Kung pwede lang mag-wish, di ba, ng bonggang-bongga, bakit hindi? But, you know, imposible yan unless naman na may suicidal talagang taong gagawa niyan. Eh, knowing ang mga Pilipino, hindi naman ganun ang mga ugali ng mga Pinoy, di ba? Nangyayari lang yan sa mga ibang bansa na basta, alam niyo na yun kung anong bansa yun. So, dahil itong si Inday naman kasi, ito naman kasi si Inday, oy, palangga natin kasi yan eh. Si Inday kasi, ano, may mga one-liner niyang tirada, talagang umiikot ang tumbong ng mga Jutang Jenemes. So, anyway, bago natin na himayin itong mga eksena ni Marcos Jr., eh, ngayon nga, yung mga epal na kongresista, eh, ginagawan na naman nila ng issue na bakit, you know, bakit si Inday Sara ay hindi pupunta, dadadadada, eh, gusto nga nilang matanggal, gusto nga nila mag-resign. Ayan, tinupad na ang kanilang hiling na nag-resign na si Inday sa DepEd, ay sa, yeah, Department of Education. Nag-resign na. Tapos ngayon, gusto nila ngayon, umattend naman. Eh, saan naman ba kami lulugar? Saan naman ba lulugar si, ano, si Inday? But ganun pa man mga kababayan, let's talk about the State of the Nation address or the state of nothing achieved or the state of narcotic addictos, sabi ni Dance yan. Di ba? Ang daming pwedeng meaning yan. State of nuknukan, state of nuknukan addictos, pwede rin. Di ba? Pwede rin. So, alam nyo naman, di ba, ito ay ginaganap kada taon na kung saan ay puro kasinungalingan ang sinasabi ng presidente. So ito ay ginaganap ng bawat presidente ng bawat bansa, actually, kahit dito sa Amerika, 'di ba, State of the Union address naman yung sa amin dito. Pero ito dapat ay magbidabidahan ng presidente na kung saan, kung ano ba yung mga na-achieve niya. Kaya nga SONA ng bayan, 'di ba? Kami magkakaroon kami ng SONA ng bayan. Ako kasama aking mga friends, 'di ba? Report ito sa bayan kung ano na ba yung status ng bansa natin, mga palangga. 'Di ba? Nakalagay doon sa kanyang mga SONA na yung mga nangyari na natupad niya, let's say yung build, kay Pangulong Duterte, yung build better, more na sinasabi niya. Oh, dapat i-report niya sa taong bayan kung ano nga yung mga nagawa niya at ano pa yung mga agenda ni Bangag Jr. Pero ang nangyayari dyan, di ba? Ang nangyayari, ano yung i-report niya sa atin? Di ba? Ulitin natin, yung 1 milyong pabahay na pangako niya. Di ba? Wala pang naitatayo. Di ba? 100, ang kaya lang daw nila is 140,000 pero wala pang naitatayo, di ba? Recently, sabi ni Tukuzar. Oh, Tukuzar. Oh, yung sa Department of Housing. So, ano yung report niya? Ano agenda niya? Kaya talaga dapat bilang na araw nito, mga itad. Ano pa? Yung 20 bugas. 20 pesos na bugas. Di ba? Wala naman nag 20 pesos na bugas. Di ba? Yung mukha nila nagmukhang bugas. I mean, ano? Mga pulgas. Anyway, mga kababayan, ano ang i-report ni Bangag Jr.? Remember last year, ang sabi niya, bilang na ang araw ng mga hoarders. Mag-iisang taon na. Bilang na ang araw ng mga smugglers. Isang taon na. Pero nandyan pa rin si Michael Ma kasi kasabwat nila. Okay? Yan ang kanyang report sa inyo. Kaya walang kwentang report. Kaya sa amin na lang kayo, sa akin o sa iba pang mga magsusona ng bayan,
manood sa araw ng Sona o saan sasabayan natin ang Jutang Jenimes. Diba? Ano yung sasabihin niya? Wala, puro kasinungalingan. Nasabihin niya yung gastos niya sa travel niya, nasabihin niya yung lapang na ginastos niya diyan o gagastosin pa lang for 20 million pesos. O ano yung sasabihin niya sa inyo? 'Di ba? Anong sasabihin niya sa mga kapwa niya kawatan? Kasi kawatan ng mga kongresista at senador na kayo ay ibabala sa bang-bang-bang sa China? O yan yung kanyang mga posibleng sasabihin. Hindi posible. Dapat yun ang i-report niya sa bayan na siya ay travel there, travel here, laklak there, laklak here, singhot there, singhot here. So yan yung report niya sa bayan. Kasi anong ipinatayo niya? Na ipatayo ba siyang infrastructure na very visible sa inyo? Kung hindi, sabagay, yung tumatayo yung Jototoy ng Jotang Jininas, structure pa kaya, building pa kaya ipapatayo ng, impotent na yan, di ba? Ibig sabihin, impotent sa lahat ng bagay. Hindi kayang patayuin si Junior, pati yung mga structure, hindi nila na kayang patayuin. Kung ang sarili, para gusto niya mapunta doon kay Junior, ano? But anyway, bangag Junior, kasi nga, something wrong sa kanyang jutak. So yan ang dapat ninyong pakatandaan na ano ba ang mangyayari ngayong Sona, bilang na ba ang araw niya? Okay. Ngayon, mga palangga, i-connect natin yung ulat ni General Macanas na nagkaroon ng command conference last July 4 dyan sa AFP, kung saan ang mga tataas na general at mataas na high-ranking official daw na nakipagpulong sa ating mataas na general, mga tataas na general, at biglang nag-walk out kasi for what? Hindi nagustuhan yung mga kabangagan. Diba? Ang sabi, according to General Macanas, sa kanyang report na nagbabiral na ngayon dyan, ay may tumawag sa kanyang book o kay kapwa niya general o kapwa niya sundalo na, o nabalitaan mo na ba na may ganitong general na nag-walk out noong July 4 dahil sa hindi nagustuhan yung tabas ng dila o tabas ng kabangagan nitong mga high-ranking official. So, ang nakikita ko dyan, baka si ano yan eh, baka si isang kaibigan ni Marcos Jr. na dumudugo na yung ilong sa kasisingot ng pulmuron. Pero mga kababayan, balikan natin yung ulat ko sa inyo. Actually, kung naalala ninyo noong December 28, okay? 'Di ba naalala ko nagpagkaroon ng meeting o ng conference si Bangag Junior last year, 'di ba pinapunta yung mga matataas na general dahil nagpatawag ng command conference si Bangag Junior. Kung natatandaan ninyo ang mga vlog natin, hindi hinarap ni Bangag Junior yung mga matataas na general. Okay? Sa halip, mga kababayan, ang humarap doon ay si Lagdameyo. At ni isang tuldok, ni isang speech ni Bangag Junior, wala. Okay? Noon pa lang, galit na ang ating mga men and women in uniform, lalo na itong mga matataas na general na ito na binababoy, binabastos ng bangag na gobyernong ito. Diba? Naririnig nila tayo, naririnig nila ang nga bells ko, naririnig nila, nababasa nila ang comment ko. Diba? Naalala ninyo na may binatukan si Lisa Tanas. Okay? Na high-ranking official din. Diba sinabi ko yan sa inyo? O may binatukan, sinasapak nga niya si Marcos Jr. eh. So ano pa nga ba ang e-expect mo, mga palangga? So anyway, so nung time na yon, nung December 28 na pinapunta ni Bangag Jr. ang mga high-ranking officials or mga generals, mga kababayan, binigyan niya ng sobre, suhol or bribe o pamasko. Diba? So actually, even yung mga high-ranking na generals na yon, mga palangga, ay nalungkot sila o nadismaya sila sa ipinakita ni Bangag Jr. na nagpatawag siya ng command conference noong December 28, tapos wala namang kulang conference. Sa halip, inabutan sila ng sobre na sinasabi ng ating mga general na nakakababa ng pagkatao yung ginawa sa kanila. Although wala silang magawa during the time dahil nga syempre sila ay mga general na sumusunod sa kanilang commander Bangag. Diba? Yung commander-in-chief Bangag nila. So during that time, nandoon na yung feeling ng ating mga general na nakikita na nag-i-ego trip lang itong si Lagdameyo, si Kuting, na hindi talaga sila hinarap. Imagine niyo mga palangga, kayo mga palangga ako, mga Bruskong-Brusko, ano? Mga PMA-er, we respect you to those people, to those generals, to those mga palangga na talagang nagmamahal sa bayan. Oh, anong ginawa sa inyo? Binastos kayo, sinuhulan kayo, binride even yung mga chosen ones during that time, kung naalala niyo yung vlog na yon, na nagkapanalig ni Bangag, nadismaya sa ginagawa na ni Bangag at ni Lagdameyo na hindi man lang nagpakita sa kanila na ang in-expect nitong mga general na ito
pag-uusapan yung mga national security, di ba? Mga ganun. Dahil mainit na yung issue ng ano eh, ng China at ng also ng charter chains. O ano pa national security? Ng smuggling. O di ba? Yung paglaganap ng smuggling. So yun mga in-expect siguro nilang pag-uusapan ng mga general na ito. Pero sa halip ay binigyan ng generous allowance o cash gift during that time, December 28 yun, nireview ko ang ating mga notes, mga palangga. So doon pa lang binababoy na talaga ni Bangang Junior, kaya dapat talaga bilang na ang araw ni bilang na ang araw nitong nagba na to. Kaya kayo mga palangga ko, mga AFP, gusto niyo pa bang buhatin ko kayo at beso-beso ko kayo para kayo ay mag-speak up, 'di ba? Nakikita niyo kung paano kayo binubusabos, 'di ba? Kung paano kayo binababoy. Sayang naman mga Australian niyo dito, oh, mga dodong. Mga Australian niyo, kayo bigyan niyo kayo ng Australia si Lisa, 'yun ang Australia. Pag ginanon mang ano, yung julo ng mga hitad, iikot yung kanilang ulo at magkakaroon ng makakita sila ng Australia. Gusto ko yan, sila bigyan niyo ng Australia yung mga bangag na 'yan. 'Di ba? So sayang po mga palangga kong mga men and women in uniform. Na you are fighting for the people, for the truth, for your country. Pero binabasos na po kayo ng isang Addictus Benedictus. Nasaan na yung inyong mga, what is your motto? Courage, integrity, loyalty. Nasaan po yung courage na yan, yung katapangan na yan para pitikin nyo yan si Bangag? O kaya hilain nyo yung paa. Diba? Nasaan yung integrity na yan? Kung mismo ang iyong Commander Di Bangag, Commander Di Bangag at First Lady Di Bartek. O ha? Ay, Di Bartek. Talitang Ilocano yung mga kaibigan, ang ibig sabihin ng Bartek, alasinggero, alasinggera, gano'n. Bartek. Binababoy kay... Ay, tapos na. Ngayon. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.